Yo, what up, what up? Bibira tayo ngayon ng suso, ayan. Binabad na pala ni Mami to ng 2 oras. Papatayihin muna natin siya, ayan, kitang-kita nyo naman buhay pa yan. Ayan, oh. Yo, tatanggalin natin yung kanyang buntot, guys. Ayan. Para pag sisipsipin mo na siya, higupin mo na, hindi ka na mahihirapan. Eksaktong-eksakto lang. Tapos gagamit tayo ng pliers. Ayan, no? Inugasan ko na to, ha? Malinis to. Let's go. Ayan lang. Ganyan lang kalaki. Ayan. Siyempre, kailangan may luya ang ating suso. So, ayan, pinitpit ko na siya at pinag-i-slice ko lang. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Siyempre, kaya natin pinitpit tong ating ginger para lumabas ang kanyang flavor. Tinanggal ko na rin pala yung balat nitong ating red onion. So, ayan, i-slicing ko lang din yan na malinipis. Ganun lang din. Consistent lang din dapat. Mga hiwa natin sa red onion. So, ayan, meron din tayo ditong bawang. Pinitpit ko lang din yan. Ganun pa rin as usual. Palabas pa rin tayo ng flavor. Solid kasi yung lasa nitong mga to kapag ka pinipitpit, lalo na pag igigisa mo, di ba? Dalin-dali yun. So, nagsalang na ako dito ng malalim na kaserola. Dito na tayo magluluto. Igigisa ko lang lahat yan. So, bali, nilagay ko na rin pala ang ating suso tapos tatakpan natin yan. Bali, sasangkutsa din pala muna natin tong ating suso bago natin nilagay yung gata. So, ganyan lang ang ginagawa ko lagi pagka nagluluto ako ng ganito. Let's go! Hihintayin ko lang din siya maluto, kaya natin tatakpan para mas mapabilis ang ating pagbira. So ayan, luto na to. Kumukulo na ang ating mga sinalpak dyan sa ating malaking kaserola. Lalagay na natin yung gata ngayon. Ayan, bali 3 kakang gata nga pala to. Ito yung tagsi 50 pesos sa palengke. Ayan, kaya medyo marami to, solid nito. Ngayon, pagmamantikay na natin yan siya. Haluhaluin lang natin para ma-mix, di ba? Tapos ito ang ating pampalasa. Cream cubes, the best to kapag ka sa suso ang birada. Tapos maglalagay tayo ng pako. Ayan. Solid din tong gulay na to. Kaya lang medyo mahal sa palengke to. Ewan ko ba kung ano pa yung gulay, yun pa yung mahal. Pero okay lang kasi for family food naman to. Kaya solid din to. Pwede din naman nilagay dito yung malunggay, daon ng sili, daon ng ampalaya. Solid din yung mga yon. Pero ito, mas pinili namin ni Ermats. Try din namin ito. At ayun na, luto na ang ating susong pilipit sa gata. The best to, pampulutan, pwede din pang ulam. So ano pa ang inihintay ninyo? Kung nag-enjoy kayo, paki-like, paki-share, paki-follow na rin si Uncle Ronnie for more video.